What's up mga kanano, ito na naman tayo. Welcome back sa aking channel kung saan gagawa tayo ng panibagong budget meal na swak sa bulsa, masarap pa. Samahan nyo ako guys. At ito po yung mga sangkap na ating gagamitin. Sibuyas, green chili, bawang para sa ating sauce, asin, chili powder, paminta, patis para sa ating marination, suka, sukang paumbong para sa ating sauce, itlog para sa ating dredging, at ang chicken feet a la Jollibee. At ito guys, yung gagamitin natin sa dredging, 70% flour siya, 30% corn flour, para medyo malutong yung ating chicken feet. At sa ang ibig sabihin ng dredging guys, kailangan nating i-coat yung ating food sa flour or sa breadcrumbs. Tara, umpisa na natin. Pakukulo ako muna yung ating chicken feet para lumambot siya ng konti. Yun mga kanano, pakukuluan muna natin ang ating chicken feet about 70% tender para hindi siya maduro pag piprito natin. Kasi i-coat pa natin siya ng egg para sa ating dredging. Mga kanano, ating pakuluan ng ating chicken feet para tender siya bago natin siya iprito. Yun nga mga kanano, habang pinakukulan natin ng ating chicken feet, i-prepare natin ng ating sukong sausawan. Mas masarap to, mas mangang. Depende sa inyo kung gusto nyo ng gravy, ng Mang Tomas, pwede nyo siyang gamitin. Pero mas masarap to sa sukang, may sibuyas at mangang. Tara! Mga kanano, chop natin ang ating sibuyas. Pino chop lang. Para umakit ang lasa niya sa ating suka. Chop nyo lang ng pino mga kanano para mas masarap lalo siya. Lagyan natin siya sa bowl. Slice natin yung ating green chili. Chop lang natin siya para habang pinapalambot natin ng ating chicken feet, may intense yung lasa niya kumapit sa ating suka na nakababad. At ang ating garlic, smash lang natin guys. Mas maraming bawang, mas masarap. Then mag-add tayo ng black pepper about tablespoon, salt, at ang ating suka. Haluin nyo lang guys hanggang sa mababad siya. Masarap to habang nabababad yung suka para kumapit yung lasa ng ating mga chopped condiments. Set aside natin siya guys. At para sa ating dredging na tutulong sa ating chicken feet para mag crispy, season salt natin siya ng black pepper, salt, at chili powder.
Haluin lang natin guys para kumalat yung powder at mahalo sa flour. Habang hinihintay natin lumambot yung ating chicken feet. So yun guys, palamigin muna natin siya ng konti para hindi maluto yung itlog pag ating hinaling itlog. Mga 5 minutes lang yan guys. After niya, ready na tayo mag-prito. So yun mga kanano, season natin siya ng salt yung ating napakaluan na chicken feet, salt, ang ating black pepper, ang ating peace sauce o patis, at crack lang natin yung tatlong egg. Kaya itutulong para kumapit yung flour natin, no? Ito natin yun. Careful lang sa pag-break ng egg, guys. Mga kanano. Haluin lang natin siya para kumapit lang yung itlog. Itlog ng timpayaman. Oh guys, ang lambot ng chicken feet natin. Sarap nito. Sarap to the bones. So yun, no, mga kanano, nahalo na natin siya mabuti. Set aside lang natin para mag-set yung marination natin sa ating chicken feet. At habang sineset aside natin to, magpainit tayo ng mantika para sa ating pag-fry. So yun mga kanano, golden and crispy na yung ating chicken feet. Ready to serve na tayo. Hanguin lang natin. Strain lang natin ng konti yung excess oil para pag serve natin hindi siya oily. Okay mga kanano, let's serve. So yun nga mga kanano, another successful, another powerful budget meal ang ating nagawa. Comment lang sa mga gusto magpa-shoutout sa ating TV channel. Shoutout kay Tito Leo, sa anak niya si Kenneth Cabela at Carla Cabela, John Lester Dimano, shoutout sa inyo guys. Kay Ate Rosa, nakasama namin sa plot, shoutout sa inyo. Thank you guys. Kita-kita ulit sa sunod na video. Peace out.